Mga takaw-takoters, kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, i-share na yan. Huwag solohin, huwag sarilihin, baka atakihin ka sa puso. Halika, kwentuhan tayo sa gitna ng dilim. Baybayin natin ang nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot at hawak ang manibela ng lagim. Ha 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 ha. Send na yan nakakasindak na stories ninyo sa takatakot@gmail.com. Hello host. First time ko sumulat dito ng aking karanasan. Tawagin na lang natin itong nightmare. I was 12 years old na nang may naramdaman akong kakaiba sa sarili ko. Nakakakita ako ng mga taong hindi natin kauri. Dahil bata pa ako noon, akala ko normal lang ang lahat. Isang araw mag-isa akong naglalaro sa likod ng aming bahay, habang tirik na tirik ang araw. Tanda ko noon mga alauna ng hapon, kasi kakatapos lang namin kumain ng pananghalian, hinintay kong makatulog ang aking mama para makatakas akong maglaro sa likod ng aming bahay. Habang nilalaro ko ang aking bola, aksidente ko itong nabitawan. Gumulong ito papuntang kawayanan di kalayuan sa aming likod bahay, kahit na medyo masukal ang daan. Pinasok ko pa rin kasi doon tumalbog yung nilalaro kong bola. Nang nakuha ko na yung bola, tatalikod na sana ako nang may sumutsot sa akin na tatlong bata. Nakatayo sila malapit sa puno ng kawayan, medyo lubog ang mga mata at bilugan ang mga mukha. Seryoso silang na nakatingin sa akin, kumumpas ang kamay nung isa. Pagkaintindi ko gusto niyang kunin yung bola ko, mahigpit ang hawak ko sa bola kasi ayaw kong ipahiram sa nila. Dahil nga di ko sila mga kilala, sabi ko ayaw ko at magagalit ang mama ko. Pero nakatitig lang sila sa akin at walang imik hanggang umalis na ako doon sa kawayanan. Nung malapit na ako sa aming bahay, tamang-tama naman na hinahanap na ako ng mama ko, Ella. Tawag ng mama ko sa akin. Po. Patakbong sagot ko. Asan ka ba galing? Kanina pa kita tinatawag ah. Halos mamaos na ako sa kakatawag sa'yo, hindi ka naman sumasagot, galit na sabi sa akin ni mama. Hindi siguro kita narinig ma, kasi may tatlong bata akong kausap kanina, sagot ko kay mama. Anong bata, sabi ni mama? Doon po sa kawayanan may tatlong bata po doon. Kumunot ang noo ng mama ko. Nagtaka siya at sinabihan akong paano naman magkakaroon ng mga bata doon, eh gubat yung loob niyan. At bakit ka kasi nakapunta doon? Ano bang ginawa mo doon? Galit na sabi ng mama ko, kinuha ko po itong bola, mama. Napalakas kasi ang sipa ko, kaya doon po tumalbog. Paliwanag ko kay mama. Siya, sige, pumasok ka na sa bahay at matulog ka na, imaginary friends mo lang yung mga bata nang kita mo, sabi sa akin ni mama. Dahil takot akong mapalo, natulog naman ako kagad. Ilang araw pa ang nakalipas, lagi ko pa rin nakikita ang tatlong bata at nakakasama ko pa sa paglalaro. Pero pag dumating na ang mama ko galing sa pagtitinda ng mga isda, bigla na lang silang nawawala. Minsan hinahanap ko sila pero di ko na talaga sila makita. Minsan napapaisip na lang ako kung saan kaya sila lumulusot kasi ang bibilis nilang maglaho. Hindi ko sinabi kay mama ang tungkol sa mga kalaro ko kasi alam ko na pagagalitan lang niya ako. Baliwala lang sa akin yun, akala ko normal lang ang lahat dahil nga mura pa ang pag-iisip ko. Sa paglipas ng panahon, hindi na muling nagpakita ang tatlong bata sa akin na dati kong nakikita ko at nakakalaro noon. 4 years ago, I turned 16 years old. Medyo matured na ako mag-isip dahil nga nagdadalaga na ako. Nagkaroon ng maraming mga kaibigan. First time na nag-invite ang friend ko sa nilang bahay kasi kaarawan niya at may kaunting salo-salo sa kanilang tahanan. Kaya lang gabi ang handaan ng kanyang birthday. Pumunta pa rin ako dahil nga imbitado naman ako at ang iba pa naming mga kaibigan. Na-late ako ng dating dahil hinintay ko pa si nanay na makauwi galing sa palengke. 8 PM na ako nakarating sa bahay ng kaibigan ko. Ako na nga lang ang kulang sa tropa. Tamang kantahan at inuman lang ang mga kaibigan ko. Pero ako, hindi talaga ako umiinom dahil mayayari ako sa mama ko.
Dahil sa tagal kong nakaupo at marami na rin ang nakain ko, medyo naihi na ako, pinuntahan ko yung friend kong may birthday. Bes, saan CR nyo dito? Mahinang tanong ko sa niya. Ay bes, doon o sa likod ng bahay namin. Medyo malayo-layo lang nga yung CR namin bes, sensya na. Sabi niya, ah, okay lang, sagot ko naman. Samahan na kita, sabi niya. Sabi ko naman, wag na bes, marami ka pang aasikasuhing mga bisita mo. Ako na lang kaya ko naman. Oh CJ, sabi pa nito. Nang tatalikod na ako para puntahan yung CR nila, teka lang sabi niya, walang ilaw doon, may dala ka ba? Eh. Oh, sabi ko may cellphone naman ako. Okay, sige, sabi niya at pumasok na siya ng bahay. Ako naman dumiretso na ng CR nila, konkrete naman ang CR, kaya lang inakyat na ng mga baging yung bubong nito, dahan-dahan akong pumasok. Natatakot ako baka kasi may ahas. Nang natapos na akong makaihi, pagbukas ko ng pinto nagulat ako dahil may babae na nakalong sleeve ang damit at nakapants na puting-puti. Nakaside view siya sa akin, binati ko siya. Ay. Ate kayo na po, tapos na po ako. Hindi niya ako kinibo, walang itong imik. At hindi umaalis sa kinakatayuan niya, dahil nga di niya ako inimik, iniwan ko na siya doon, tuloy-tuloy na akong umalis. Nang lumingon ako sa CR, wala na yung babae. Isip-isip ko baka pumasok na sa loob ng toilet, medyo nainis pa nga ako kasi suplada ang pakiwari ko sa kanya. Umupo na ako ulit sa upuan ko. Kumanta ako dahil binigay sa akin ng friend ko yung mikropono. Nakalipas ang ilang oras, hinahanap ko yung babae na nakita ko sa CR, pero wala talaga akong makitang ganun ang kulay ng damit sa mga bisita, at wala rin ganung kahabang buhok sa mga nandoon. Hindi ko na matiis, nagtanong na ako sa kaibigan kong may birthday. Sabi ko, bes, may bisita ka bang nakalong sleeve na damit at mahabang pants na kulay puti? Mahaba ang buhok, hanggang biwang medyo, hindi man kataasan na babae ha. Sagot niyang medyo nabigla. Wala akong bisita na ganyan bes, tsaka wala akong kilala na mahaba ang buhok, wala talaga, bakit ba? Tanong niya? Ah, kasi nakita ko doon sa CR nung paglabas ko. Tumawa lang kaibigan ko. Sabi niya, lasing ka ba? Hindi eh. Hindi nga ako umiinom eh. Sagot ko sa kanya. Bakan man nasubrahan ka lang ng busog kaya kahit ano-ano na ang nakikita mo. Bumalik na lang ako sa pwesto ko, palingalinga ako sa paligid kasi feeling ko may nakamasid na sa akin. Bigla nagtaasan ang balahibo ko sa batok at braso. Kakaiba na ang pakiramdam ko. 11 PM, umuunak mi ng mga friends ko, pero tuliro pa rin ang isip ko kung sino kaya ang babae na nakita ko. Bumalik sa akin yung alaala ko noon sa imaginary friends ko. Napahilamos ako sa mukha ko. Wag naman na sana, bulong ko sa isipan ko. Nang nakauwi ako ng bahay, diretso na ako ng kwarto, dahil midnight at tuluyan nang nakatulog ako. Hanggang binangungot na ako, nakita ko sa panaginip ko ang babae na nakita ko sa CR ng kaibigan ko. Humihingi siya ng tulong sa akin. Lumapit siya ng lumapit sa akin, hanggang nakita ko ang buo niyang mukha. Sunog ito, kulubot na rin ang balat sa kanyang mga braso. Alam kong nasunog siya, dahil bakas pa ang pagkalusaw ng balat sa braso at mukha niya. Nagsisigaw ako nang hihingi ako ng tulong, pero walang nakakarinig sa akin. Habang nagsisigaw ako, yun din ang paglakas ng sigaw niya na tulong. Tulong, tulong. Habang nakatingin sa akin, pilit kong nilalabanan ang sarili ko dahil hindi ako makagalaw. Ramdam ko na mainit ang paligid ko. Hanggang binagit ko ang katagang in Jesus name, doon lang ako bigla ang nagising. Gumising na rin ang mama ko dahil umiyak na ako sa sobrang takot. Akala ko matatapos na ang kalbaryo ko, pero gabi-gabi na akong binabangungot. Iba-iba na ang mukha ng mga nakikita ko. May babae, lalaki, matanda, bata, lahat sila humihingi ng tulong sa akin. Malakas lang na sigaw ko ang gumising sa akin, sa takot ko doon na lang ako natutulog sa kwarto ng mama ko. Pero walang nagbago, patuloy silang nagpapakita sa panaginip ko.
hanggang na naginip ako ng kabaong. Nakita ko sa loob ay bata. Ang bata na yun ay kapitbahay din namin. Nakita ko ang kanyang mukha sa loob ng kabaong. Nakalitaw ito sa harap ko, tumutulo ang kabaong, maraming tubig ang lumalabas, sigaw ako ng sigaw hanggang ginising ako ni mama. Ayaw ko nang matulog noon dahil natatakot na ako at parati na lang akong puyat at lagi na lang akong nagkakasakit. Tatlong araw ang nakalipas mula nang napanaginipan ko yung bata sa kabaong, nakita ko silang sakay ng jeepney. Marami silang magkakamag-anak. Kaya naitanong ko, te, pasaan kayo? Sagot niya, may family reunion kami neng, Magda, dagat kami. Dagat po. Sabi ko, oo. Bakit? Sabi niya naman. Medyo tumaas kasi ang boses ko noon. Eh, wala po. Agad na bawi ko. Sinulyapan ko yung bata na anak ng kapitbahay namin. May dala siyang maliit na salbabida. Ate Grace, bantayan mo na lang ang anak mo, kasi delikado, sa dagat pa naman ang punta niyo. Baka malalaki ang alon. Paalala ko sa kanya. Oh, Ella, salamat, nang umandar na ang jeep at paalis na sila. Nakita ko na tumapon sa bintana ng jeep ang balat ng crackers nung bata sa panaginip ko. Nakita kong lumabo ang mukha ng bata, kinusot ko ang mata ko, pero talagang malabo ang mukha niya, hinayaan ko na lang kasi medyo malayo na sila. Alas 4 ng hapon ay nagkakagulo na ang mga kaanak ng kapitbahay namin, lakas ng kabog ng dibdib ko, lumabas ako para makiisyuso. Yun na nga at nalaman ko patay na raw yung anak ng kapitbahay namin. Nalunod daw, tinakpan ko ang bibig ko sa pagkabigla, my God. Sabi ko sa sarili ko, nagkatotoo yung panaginip ko. Nang dumating si mama na ikwento ko sa kanya na napanaginipan ko yung bata bago mamatay. Sabi niya, pahiwatig lang yun, natural lang daw na nangyayari yun. Unang gabi ng lamay ng bata. Pumunta sila mama, pero hindi ako sumama, feeling ko kasi kasalanan ko. Parang wala akong ginawa para makaligtas yung bata, kaya ito namatay, natulog na lang ako. Nang bigla naman akong binangungot, nakita ko na naman yung bata sa harap ng pinto ko, basang-basa ang damit pati ang sahig namin. Nakikita kong natutuluan ng tubig. Ate, umiiyak na sabi niya, tulong, gusto ko na umuwi kay mama ko. Nanginginig ang tuhod ko noon, sigaw lang ako ng sigaw hanggang ginising ako ng pinsan ko, anong nangyayari sa'yo? Binabangungot ka na naman. Mukhang gabi-gabi na yan. Sabi niya sa akin. Ikinikwento ko sa pinsan ko yung nangyari. Sabi niya, siguro, Ate Ella, magpatingin ka sa albukaryo. Kung bakit lapitin ka ng mga kaluluwa, sabi ko naman, wag muna, baka magalit si mama dahil hindi sila naniniwala sa albularyo at multo. 2 linggo ang nakalipas, nailibing na yung bata, na naginip naman ako, yung tito ko nakalagay na naman sa kabaong, puro dugo ang ibabaw ng kabaong. Puputulin muna natin dito ang kwento at itutuloy natin ang 2 yugto sa susunod na biyahe. Salamat sa mga matatakaw sa katatakutan.